Hello mga ko-instruct, magandang umaga sa inyo lahat. Nandito po uli ang inyong ko-instruct na si Benny po, nagbabalik. At syempre ang VSHernandez19 TV po. Kamusta kayong lahat mga ko-instruct? Sana nasa maayos tayong kalagayan sa mga oras na ito. Maganda ang pakiramdam. Syempre okay palagi ang kalusugan. Mag-iingat na lang po tayo kung ano man ang gagawin natin at kung saan man tayo pupunta. Nga pala mga ko-instruct, update ko lang kayo dito sa bago nga nating project na waterproofing sa balcony po. Ito nga po, kung nakikita nyo, maka-construct yung unit na iwa-waterproofing po natin, yung balcony nito. Pakita ko sa inyo, maka-construct, kung ano nang update dito sa waterproofing nga na gagawin natin dito sa balcony. Yan. Bale, ito pala, maka-construct, kahapon, nakapag floor tapping na tayo ng manipis dito sa ibabaw nga ng slab natin dito sa balcony po. Yan, tinapingan nga po natin muna ng manipis para maganda yung flooring, smooth pag pinahira na po natin ang ating pang waterproofing. Ayan po. Ayan. Ito pala mga kusura ang gagamitin natin pang waterproofing dito sa ating balcony. Nagamit na rin natin to doon sa naunang project natin na waterproofing. Bostik Powerproof PUD 1 component polyurethane dispersion waterproofing membrane. Iyan nga po. Ayan po. Bale, single component lang po siya. Wala na siyang ihahalo na kung ano pa na imimix dito sa ating Bostik Powerproof po. Pwede na siya ipahid pagkabukas po. Ayan. Pakita ko sa inyo mga ko-instruct kung paano natin ipiprepare itong ating Bostik Powerproof na pang waterproofing dito sa ating balcony po. Ayan. Samahan niyo ako mga ko-instruct. Bale mga ko-instruct, ito nga ang kailangan natin. Meron tayong paintbrush at baby roller pang kahit dito. Malinis na isang salinan po natin na galon para hindi naman po tayo mahirapan dito sa isang balde na pang waterproofing po natin. Ayan, panghalo po mga ko-instruct kasi wala pa tayong yung pang mix, yung electrical na pang mix po dito. Tara mga ko-instruct, pakita ko sa inyo. Ihalo na natin to. Bale mga ko-instruct, haluin lang po natin ng maayos itong ating Bostik Powerproof po para mamix siya. Yung magpantay po yung kulay nitong ating pang waterproofing po na Bostik. Ayan mga ko-instruct, wala pa kasi tayong electric tools na pang mix po kaya mano-mano po muna ang paghalo natin. Medyo makunat lang po mga ko-instruct ang ating powerproof na Bostik nga po na pampahid. Pero tiyagaan lang, mimix naman natin to ng maayos.
Maganda nga ito, mga kakonstruct, ha? Exercise sa pampalaki ng braso. Mix lang po natin para tapos mga kakonstruct, ha? Yung flooring natin, ha? Pag magpapahi tayo, kailangan syempre malinis, walang mga buha-buhangin yung flooring natin, ha? Mga bato-batong maliliit, mga milangis, ha? Wala po dapat yan para maganda ang kapit itong ating pang waterproofing natin. Pantayin lang natin mga construct yung mix nito ng ating pang waterproof nga po. Ang area pala mga construct nitong iwa-waterproofing na tinabalgo niya, ang estimate ko nasa halos mga 20 square meter po ito. Pagkasyay na natin itong ating isang timbang Bostik po na powerproof. Ang laman po nito ay 16 liter po ang laman po nito. Mga 2 coats mga construct ang gawin natin pang pahid dito sa ating balcony. Yan, mix lang natin maayos. So, paano mga construct, samahan nyo na lang ako, ah. Tayiran natin to. Diyan lang kayo. Iyan nga, magsalin muna tayo ng kakaunti dito sa galon na hinanda nga po natin para hindi naman tayo mahirapan magpahid kasi medyo mabigat itong isang balde ng Bostik nga po. Pagkatapos, takpan lang natin ng maayos itong natira para hindi naman po siya tumigas. Sa mga gilid po, yung termination nga ng wall, brush na lang ang gamitin natin na pang-apply. Ayan na po. Siguraduhin lang natin na matakpan yung mga maliliit na bolts para mas maganda po yung kalalabasan ng project. Ito naman po sa flooring, yung baby roller ang ginamit natin para mas makita nga na maayos yung pagkakapahid natin. Ganun rin po, kailangan natin na matakpan ng maayos yung flooring. Yung mga may tas, isealed lang natin ang maayos. Coats po ang gagawin natin dito sa ating balcony. Tapusin lang natin itong first coat, tapos patuyuin natin kahit mga 1 hour or 2 hours bago tayo magpahid ng pang 2 coats natin. Yan po, enjoy lang kayo mga kakonstruct sa panonood nitong ating video. Muli po, hindi na natin kailangan buuan itong ating Bostik powerproof PUD. Pagka open, diretso apply na ito sa ating flooring. Basta kailangan lang malinis yung ating flooring, mga alikabok nga, yung mga bato-bato na maliit, yung mga buhangin, kailangan malinisin natin ito. Pati yung mga tulo ng langis, kailangan po wala. Para mas maganda yung kalalabasan ng ating project. After po natin dito sa pag-apply ng ating pang waterproofing nga, kung nakapag-first na tayo, second coat, ang next na step nga natin, magpa-blood test po tayo. Babaran natin ng tubig itong ating balcony para malaman nga kung tumatagas itong
ating ginawang pag-waterproofing. Ayan po. Kung nakita nyo, natapos na tayo sa pag-apply ng pang first coat natin dito sa flooring. Papatuyin lang natin ito ng at least mga 1 hour or 2 hours nga po. Tapos sa ikalawang coat naman tayo. Para mas maganda na, makapal na yung naipahid natin dito sa balcony nga. Ayan po. Ang mga estimate ko nga magagamit nga dito sa ating balcony, mga isang balde ang gamit po natin dito. Ang sukat naman po nitong ating balcony nasa 15 to 20 square meter ang lapad po nitong ating balcony. Ayan po. Tapos tinakpan natin yung mga drain, yung mga butas, no, flooring, para pag nag flood test po tayo, nakahanda na itong ating balcony. Apat na araw tayo mag-flood test, mga ka-construct. Ayos. Dito naman po, kung napansin nyo, nagkulay gray na yung surface ng ating flooring. Dahil po ito sa buhangin na ating in-apply. Ganito po kasi, bago tayo mag-floor tapping, kailangan po na magaspang yung surface ng ating flooring. Kaya naman po, ang nawa natin, habang basa pa yung ikatlong bahid ng ating Bostik powerproof, sinabuyan po ito ng buhangin, ng pinong buhangin, para maging magaspang po yung surface ng ating flooring. Ayan po. Habang pa po yung Bostik powerproof na ating in-apply, sasabuyan na po natin ito ng buhangin. Para pag tumigas po, mas maganda na. Mas kapit na kapit po yung ating floor tapping dito. Ayan. Ayos. Dali lang po natin ito hanggang matapos. So, papaano mga ka-construct? Hanggang sa muling video vlog po natin. Maraming salamat sa mga dati na nating subscriber at syempre sa mga bago po nating mga subscriber. At kung hindi pa po kayo naka-subscribe dito sa aking channel, subscribe lang po kayo mga ka-construct. Click nyo na rin po yung notification bell para update kayo sa masusunod ko pa pong mga video. Ayan po, ingat-ingat na lang po tayo mga ka-construct. Paalam po. God bless. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye po.